Oh no! Okay, class. Get your module. And turn to page 237.5. Wait a minute! Jeffrey! Sir, sorry po, sir. Bakit natutulog ka? Lagi ka nalang natutulog sa klase ko? Baka akala mo makakagraduate ka sa subject ko? Sinisigurado ko sa'yo, ha? Nauulit ka sa subject ko. Uulit po kasi ako sa... Wala akong pakialam kung ano yung pinagkakapuyatan mo. Basta't ang alam ko, nag-EML ka, ha? Napupuyat ka kaka-ML. Baka akala mo, may maitutulog na maganda sa'yo yan. Ha? Jeffrey? Hala! Ha? Asan yung assignment mong tula na pinapagawa ko sa'yo? Nasaan? Sir... Nasaan? Wala kang maipakita, alam ko, dahil lagi kang natutulog sa pansitan. Sir, meron po. Ha? Sige, pakita mo sa klase. Tumayo ka. Opo, sir. Ba yan? Lagi na lang mainit ulo ni sir. Ano sinasabi mo? Hindi ko marinig. Ulitin mo nga yung sinasabi mo. Wala po, sir. Tungkol saan yung ginawa mong tula? Ha? Tungkol po sa katulad nyo. Ano? Puro ka talaga kalokohan. Siguraduhin mong matutuwa ako dyan sa mga sasabihin mo, ha? At kapag hindi ako natuwa dyan, sigurado ako, babagsak ka sa klase ko. Oh, no! Kaya't ayusin mo. Start na po ako. Ay! Ikaw. Ako? Anong ako? Oo, ikaw. Ay, hindi po ikaw, sir. Yung ano po yun, yung kasama po yun sa ginawa kong tula. So, pasorry, pasensya. Ikaw. Oo, ikaw. Marahil sawa ka na sa mga paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo. Gigising, kakain, mag-aayos ng sarili para maghanda sa trabaho. Haharapin ang malagubat na kalye habang bumabiyahe. Uuwi, kakain, magpapahinga. Nababawasan ng social life. Cellphone, saglit na oras na lang yan. Mag-aaya ang mga barkada, hindi na pwede. Sapagkat may responsibilidad ka lang dapat na unahin. Magpapahinga ka na lamang pagkatapos ng nakakapagod na araw. Hindi pwedeng takasan na lamang ang mga responsibilidad na nakapatong sa mga ulo natin. At hindi pwedeng tumigil sapagkat hindi rin tumitigil ang mga bayarin. Hindi pa man dumadapo sa ating mga palad ang mga pera na pinagpaguran natin. Andyan at nakaabang ang mga gastusin. Anong hiling natin? Isang trabaho na kahit wala kang gawin ay kaya kang pasahurin. Makadampot ng isang kahon na puno ng bagay na nagpapaikot sa atin. Isang bagay na umaalipin sa atin. Bagay na sinasamba ng lahat ng gustong magpaalipin. Ngunit malabo, walang ganon. Tanong sa bawat sarili hanggang kailan. Kailan darating ang para sa atin? Hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang kailan mo ikukulong ang sarili mo sa isang sirkulasyon na tanging bibig mo na lamang ang pilit na sumasambit ng salitang kaya ko pa? Subalit ang puso't isip mo'y sumisigaw ng ayaw ko na. Masaya ka pa ba? Tanong na laging naglalaro sa isipan natin. Sa pagpikit ay tila bangungot na gumigising sa atin. Na sana sa pagdilat ng iyong mga matay tapos na ang paulit-ulit na gawain. Parang yung paborito mong leche flan na palaging nakahain at ayaw mo nang ubusin, ngunit pinipilit mo pa rin. Masaya ka pa ba? Pwede kang magpahinga. Ngunit hindi pwedeng hindi ka magpatuloy. Pwede kang huminto sandali at mag-isip kung tama pa ba yung tinatahak mong landas. Na kailangan mo pa bang manatili sa profesyon na kung saan hindi ka naman dyan nagtapos. Subukin mong laruin ang ibang pyesa. Baka sakaling doon mo makilala. Trabahong sasabihin mong bakit ngayon ko lang nakita na kaya mo palang gumawa ng sariling kita. Talentong noon mo pa sana ipinakita. Ganun siguro talaga na kailangan mong maranasang maghirap sa umpisa. Danasin ang mga bagay at mga pagkakataon na hindi ka komportable. Nakabaluktot at hirap matulog sa gabi. Upang masigit na maging gutom sa pag-abante sa buhay na puno ng bakasakali. Kaya't kung anuman ang ginagawa mo ngayon, lagi mong tatandaan na huwag kang susuko at magpatuloy ka lang. Mahirap, nakakapagod, nakakasawa. Pagtiisan mo lang muna, hindi habang buhay lagi kang nasa ibaba. Palagi ka lamang titingala at magtiwala. Maraming opsyon sa mundo at kailan may hindi titigil ang pag-ikot nito. Tamang desisyon mo na lamang ang hinihintay upang maisakatuparan mo ang mga pangarap mo sa buhay.
At kapag nahanap mo na, wala na sanang marinig na reklamo. Mahalin mo ng husto ang ginagawa mo. Huwag mong ibaling ang init ng ulo sa ibang tao. Maging patas ka lamang at palaging kalmado. At sinisiguro ko sa'yo na pagdating sa dulo, magkikita-kita din tayo. Cheers, sir! Ay, cheers, bro pala yun. Sorry po. Iho, tapos ka na ba? Meron lang akong tanong sa'yo. Bakit mo sinulat yan? Anong inspirasyon mo? Sino yung inspirasyon mo dyan sa sinulat mo? Sir, kayo po. Oh, shit! Kasi parang hindi na po kayo masaya eh. The end. Yo, guys, what's up sa inyong lahat? This is Medge TV at welcome dito sa aming channel. At sana nagustuhan nyo itong video na inihanda ko para sa inyo. At sana may natutunan kayong aral. Ha? Wala lang yan, kaya ako lang naisip yung ganitong content. Wala lang, puyat lang ako. Wala lang ako makontent. Biro lang. So, I hope, ha, mga kaibigan, I hope, mag-English lang ako, ha. I hope everyone is having a good fight in their lives. Yan, kapit lang mga kapatid, laban lang. Tulad nga lang sinabi nung estudyante kanina na nagsasalita, pag napagod, tumigil, ha? Tumigil ka. Nasa sayo na kung magpapatuloy ka, pero dapat magpatuloy ka. At huwag kakalimutan na laging tumawag kay bro, ha? Sa itaas, mga kaibigan. Sapagkat kahit na anumang pangarap ang gusto mong maabot sa buhay natin, si bro lang, siya lang ang maaari at pwedeng makasama natin sa pagtupad ng mga pangarap natin. Wow. Yo, once again, this is Medge TV and see you in our next vlog. Shit. Peace out. Pagulugin ko, i-Englishin mo. Menggay, ha?